nandito po ako ngayon, kumakain. Before ko po kasi umpisahan maglinis, anong oras na po ngayon dito? Alas 4 pasado. So, need ko munang kumain. Kain po tayo. Ang ulam ko po yung leftover ko na, tinola. Narange ko lang siya, pinainit ko siya. Nag-iisa ako, kasama ko lang yung anak ko, si Teddy. Ang aking baby. Kain po tayo. Kasi, tutulungan niya ako maglinis pa eh. Yung pernil ko. Masabing luto ko. Dahil wala kang papaya. Nalungan ko siya ng, bawal lumang salita pag may laman bibig. Nilawan ko siya ng labanos. Pwede po rin pamalit sa papaya. Ganyan po ang lifestyle namin dito eh. Wala ka namang makakausap na kapitbahay. So, mag-isa ka. Libangin mo yung sarili mo. Ang sarap po. So, mamaya pa, kita ko sa inyo kung ano mga lilinisin ko. Wait lang po kayo. Hello po, I'm back. Since natapos na po akong kumain, kailangan ko naman maghugas. Hugas na aking pinagkainan. Ang dami ko pang gagawin, guys. Pwede bang pakitulungan ako? Ayan po dito eh. Sariling gawa. Sariling luto. Kasi, pag hindi ka nagluto, wala kang kakainin. Alam niyo ba guys, may share ako sa inyo. Dati hindi naman po ako marunong magluto. Kaya kinakansawan ako ng mga pinsan ko dyan sa Pilipinas. Pag nag-video ako ng mga niluto ko, sabi hindi daw ako nagluto. Hindi ko lang daw yun. Pero, in fairness po, natututunan din po ko lang pagluluto. Hindi naman ganun karaming putahe ang alam ko. Pero, masarap naman po siya. Nahilig ko rin ako mag-experiment ng luto. Masarap naman po kinalabasan. Magastos nga lang po ako sa magastos po ako sa mga sangka. Kasi after po nito, yung aking alaga naghihintay din. Pero kailangan linisin ito muna dito. And then, kailangan ko pong isampo or ilakad pa sa labas tong aking alaga para siya ay kaihiin. Yan lang po ang ano eh. Kasi hindi po siya umeebs or umiihi dito sa umiihi siya sa dome ng kanyang cage. Pero hindi po siya umeebs. So, kailangan ko po siyang ilabas sa labas. So, for now, ayusin ko muna sa kusina kasi magulo pa yung panapagulo. Ayusin ko muna yung mga pinamili ni Mang Kevin. Ang aking Lovey Loves. So, ito yung binili niya is nori, seaweed po. Galing sa Korea. Pero masarap po ito. Masarap din siyang pampulutan. Wala na akong pagtapatakabi sa bahay. Hindi ko alam kung saan ko pinalagay. And then ang aming spinach. Yan po, spinach po yan. Sarap po yan. At saka, ang tulad sa pinguin niya. Asparagus po. Gigisa mo lang sa bacon. Masarap po ito. So, ligit ko muna siya. Para mawag ang aking kusina. Ayan po ang gawain ko dito. Dahil sa wala pa po akong board. Puro bahay lang po ang aking naasikaso. Ito naman po, miso shiro to. Masarap po ito. 2-in-1 pala siya. Lalagyan mo na lang siya ng tubig. Tsaka mo siyang mahaluin. Maganda po sa katawan niya. Miso shiro ang tawag sa amin. Gawa po siya sa miso. Na may lasa na po siya. So, tatabi ko muna siya. Ano po rin kung ano, hindi na makasok sa aming lagayan. And then, bumili rin siya ng hongkang. Ano pa ang tawag sa atin nito? Bumili rin pa ako niya ng isang ano eh, and isang kahon kanina ang dami dun sa table. And then, yung salad po. Yung salad namin. Fresh salad po. Galingan ko lang yung itlog and dressing. Pang morning breakfast.
ito. Ito, tapos na ako sa kusina. Kailangan pang mag-vacuum. Vacuum sa sala. So, wait lang po. So, ayan guys, sabi ko sa inyo, ang dami ko ditong pongkan at saka mikan. Dalanggita at saka hindi ka rin na yung pongkan sa Tagalog. Ayan, dami ka pang lilinisin, no? Kagagawa nito, oh. Pero bakit tahimik ka, Teddy? Why are you sad? Hindi pa siya kumakain, no? Ayun pa yung pagkain niya. Nande, why? Why are you sad? Hmm? Malungkot siya. Bakit kaya? Gusto niya hinihima siya eh. Nagpapamahilit buti yung magpamasahe. Hmm. Namaya tayo lalabas ha. Maglilinis muna ako ha. Hmm. Hindi pa siya kumakain. Ayun pa yung pagkain niya eh. Gusto niya minamasahe siya. Hmm. Namaya na tayo maglalambunga. Maglalandian. Ha? Later, okay? Later, Teddy? Ha? Para yung inat mo dyan. Yan o, oh, tingnan mo yung mga kalat mo o. Oh. Ha? Dahil ko po yung may anak pa nito eh. Mamaya na, later na, later ha? Oh, naglalambing po siya o. Oh. Hmm? Kailangan ko pa magpasok ng sinampay, Teddy. Wait ka lang ha? Wait lang, baby. So, ito, mate. Mate. Wait. Kasama pa siya sa labas. Wait ka dyan. So, need ko po muna kumakyat sa itaas. Ang bilis naman dumilim. Kasi, biglang lumamigna naman. So, akyat muna po ako sa taas para kunin ang mga sinampay. Dito po ako dadaan. Dilim, di ba? So, need ko pong ipasok ang mga sinampay. Ewan ko kung natuyo siya. Dahil malamig. Guys. Ayan po, naipasok ko na aking sinampay. Parang malakas ang hangin ngayon. Tingnan niyo po ang mga tabi-tabi kong bahay. Dito po ako ngayon sa veranda. Ganyan po ang pagkakagawa ng mga bahay dito. Ayan po. Iba rin po ang mga bubong namin dito. So, ayan naman po ang aking bakuran sa ibaba. Ayan. Yung mga puno na yan, ako, kailangan i-trim mo rin siya. Kapasok muna sa loob para maglinis. Maglinis po. Ayan. Dito ang kwarto ng aking sister na sexy. Ayan po. So, let's, nako, ano naman itong lagay ng anak dito. So, ayan guys, umpisan ko muna mag-vacuum. Sabi ko sa inyo, busy ako eh. Kailangan may lakas muna po ako after kong kumain. Kasi po, itong alaga ko, makalat po itong anak ko. Pinahihirapan ako na dadalawa lang kami palagi dito. Pinahihirapan ako mag-release. So, wait kong i-open ang kusina kahit malamig para mapalitan ang hangin. So, start ka muna yung aming air. Ko binabakin ko yan kasi pareho ng alikabok ay malinis. Ayan. Yung sa malamig pa sa amin. Kaya ganito po nakikita nyo makakalimpot ko. Ang aking pang-dumber na chaleco. Excuse me. Ulit na. Ulit na, Teddy. Kung hindi mo ang gusto magiging matigay. Kasi ito yung mga matunag. Tabagin. Okay. Pagaan lang po yan.
oras na uli. Kasi late hours na rin po. Magpa 5 o'clock na po dito sa amin. So, 4 o'clock sa akin. Nagkuha po siyang ilabas sa labas para ay kaibigin. Ayan po. Ang aking gawain na everyday. Vacuum, maglaba, magluto, at mag-alaga ng alaga ko si Terry. Later ulit po ha. Oide. Oide, kuchi. Come here. Mate. Yan po. Kailangan ko na siyang ilabas. Nakalmot niya pa yung mukha ko. At kailangan po siyang paihiin. Ganyan po kami everyday eh. Morning at saka ano eh. Naku, ginaskas mo pa yung mukha ko. So, lalabas mo muna po kami. Dahil itong si Teddy kong makulit is ayan guys, nakauwi na po kami. Pinaihi ko lang siya. So, kumuha ko ng towel para impampunas sa kanya. O, meme. Para impampunas ko sa kanyang mukha. Mate. Kasi pag hindi mo pinanasan everyday sa may mata niya, naninigas po ang kanyang muta. So, dahil sa nag-ano-ano siya sa labas, maamoy-amoy pati bibig niya pinupunasan ko pati mga kamay. Dami yo. Huwag kang magat ha. Mate, wait. Yan, ang kanyang kamay, ang kanyang paa. Ashi. Ashi po kasi yung paa sa Japanese eh. Ashi. Di pa po ba? Daing niyo pa yung ano, my baby. Oh. Bird. Ching-ching. So, isasama ko na kanya puwet para malinis. Yan. So, papasok na tayo sa loob, Teddy. Ala, pula ng ano mo sa video, ha? Ng mata mo, ha? Pasok na po kami sa loob. Gabi na po, oh. Pero anong oras pa lang? Hello, guys. I'm back. So, ngayon magluluto naman po ako ng curry ng Japan. So, ito po ang kanya mga sangkap, ang ihahalo ko pong pampalasa. Ito pong zeppin na masarap po siya. So, ang ingredients lang po niyan is, ayan po, ang baka na yan. Iniwa ko lang po siya ng maliliit. Ganyan lang po siya karami. And then, ang carrots and potato. And ito naman po, kumuha kong konti para pambaon, i-marinate ko naman po siya sa pang-yakinik ko. So, ituturo ko po sa inyo kung paano procedure ng pagluluto. Napakadali lang po. Yan po, tipid-tipid sa budget niyang aming luto dito. Mas magastos po ang sa Pilipinas. Dahil marami po tayong sangkap. At saka nga po, inahaluan ko rin po siya ng chocolate. Mamaya papakita ko po sa inyo kung paano procedure. So, yung aking ano, need ko po muna lagyan ng mantika. Pero ang ginagamit ko rin mantika is ang olive oil. Para po healthy sa ating body. So, kailangan ko po kasi siyang igisa kaya bigyan ko muna siya ng olive oil. Yan po. So, hello guys! I'm back! So, ngayon naman po, ituturo ko po sa inyo pagluluto ng curry. O, curry na ng Japan. So, this one, yung zeppin po, yung parang pampalasa na inihahalo niya. Alam niyo po dito, napakatipid po ng budget ng pagluluto ng pagkain ng hapon kaysa sa ating mga Pilipino. So, ito naman yung chocolate na ihahalo ko rin sa kanya. So, ito po, naghanda lang po ako ng konting, ganyan lang po karaming baka niya. Yan. And then, carrots at saka ng potato. And then, ito po, mamaya, marinate ko po siya sa yakiniko para pambaon. And then, naghiwa po ako ng isang sibuyas. Isang buong sibuyas. Mas marami nga sana, mas masarap.
So, first po, lalagyan po siya ng olive oil. Ayan, nailagay ko na po yung olive oil. Kasi po, imbis na regular na ano, ito po ang ginagamit ko, yung olive oil. Yan, mas masarap. Mas healthy po sa ating katawan. Minsan po kasi, lalo na pag nagkakaedad, iniisip yung kung ano bang makabuti sa ating katawan. Kasi mahal po ang ano, mahal po ang magpa doctor. So, kailangan po ingatan natin ang ating body. So, ayan po, pinapainit ko lang. Ayun, sasalita na siya. So, first po, ilalagay ko muna ang, dahil madaling maluto ang sibuyas, ito munang mga ano muna, pagsasabayin ko na po siya. Ito ang mga carrot at ang potato. So, yung beef po, ihihiwalay ko po siya para madali siyang maluto. Kailangan ko po yung pala siyang mahalinigan. So, yan po kasi ang better po kayo po na lang po pala siya. Para madali po siyang maluto. Dami-dami kasi nalaman na po ng ano po. Nakasunod po. Sorry. So, pag sinreser ko kayo sa para mayas na mayayahan yung kagalang palasa. Pwede na yung ito pa. Pwede na yung ito pa yung palasa. Ayan, ilagay ko na sa sapeto siya. Kasi pala yung potato and patatas na madali lumaluto. Try to cooker po po siya ng mga try ko pong 30 minutes pala. 30 minutes tapos ito timer ko rin po siya. Dahil po itong aking salan is my timer. So, pipindutin ko si timer. Timer ko siya ng hindi na kaya yung 20 minutes. Gawin niyang sige na nga, 20 na muna. Yan, may timer po siya. Galing, no? So, yan, habang pinipirito ko siya para mamaya, ano na po siya? Yan, haluin na lang. So, need ko po siyang haluin. So, ganyan lang po ako mag-YouTube dito. Kahapon, Philippine food naman po yung sinola. So, kailangan balance daw. Kailangan palaging niluto natin kasi ito mga kasama ko dito minsan hindi sila mag-ibig kumain ng Philippine food. Pili lang po kinakain nila. Sinola, sinigang konti, and then adobo, at saka yung kaldereta natin. Pero mga kari-kari po, hindi sila mahilig. So, ayan po siya. Ito, aking pinipressure cook here ng 30 minutes. So, ngayon naman po, dahil medyo naluluto ng aking potato, ilalagay ko na po ang sibuyas para mamaya pag naluto na yung pinakulaan kong baka, yung pinalambot ko dito sa pressure cook here, ihahalo ko na lang po siya dito para pakuluin uli ng konti. Ganyan po. Kasi para mabilis siyang ano, kaya pin-pressure cooker ko. So yung sibuyas, ihahalo niya rin po dyan. Bukas na po ito niluluto ko. Hindi ko pa nga, walang kakain na po ngayong gabi. Pang tomorrow na po yan.
So, ang routine ko po dito, pang-luto ko ngayon, pang-tomorrow, and then yung gabi, pang-another ano naman po, ganun po. Kasi wala pong mga tao, manasa work po sila. Ako, wala pong work, 1 year na po. Kayaan, para may silbi naman ako, kailangan kong masipag sa bahay. Mamaya po, para lalong lumasa, maghahalo din po ako ng beef cubes. Mga 2 piraso nilalagay ko. Kasi konti lang yung beef niya. Pampalasa po. Yan ang magic ko dito eh, kaya sarap na sarap sila sa aking curry. Rito pang niluluto ko to minsan ginakaiban lang hanggang 2 days eh. At saka may pa-martner din po kami dyan. Once sa kinakaluto na yan, kinakain niyo. Mamaya pakikita ko rin sa inyo ang sekreto. Pero, ano po siya? Para mga pickles, ganun. So, wait niyo lang po. Mamaya, pakikita ko sa inyo kung anong kalalabasan ng aking curry. Next naman po, habang hinihintay ko po ang aking niluluto, may pugasa po na ako ng kamay ha. Itimplahan ko naman po siya ng itong mamarinate ko yung beef ng pang-yakiniku siya. Ganyan po siya. Mamarinate po siya and then pwede na iprito po ka. So, konti niya lang natira. Konti lang naman to. Binuhos ko na lahat. So, nahaluan ko rin siya ng konting pepper. Tensya na kayo, medyo dami kong abubot dito, hindi ko pa naayos. So, haluan ko rin siya konting pepper para masasarap ang kanyang lasa. Wala na pala ang pepper dito. Kaya may malaki akong biniling pepper dyan. Yan po siya. Dami. Kaya maanghangan yung pinapakain ko nito. Papakain ko nito. So, lamasin po with love para masarap ang kanyang lasa. With love po yan ha. Nagugas po ako ng kamay ha. So, ito, hindi mo pwedeng ipirito ngayon dahil kailangan pakapitin mo muna yung lasa niya. So, for tomorrow na po ito. Para pambaon sa isang araw. Yan niya lang po. And then, tatakpan ko na lang po siya ng saran wrap. Ito si saran wrap. Masyado kami magasto sa saran wrap. Kasi lahat dito, pati mga ulam, mga leftover, lalagay mo yan, lalagay mo sa wrap. So, papasok ko muna siya sa wrap. So, wala na ako kasi laman tong aking paminta. Mag-ready po ako. Yan. Pero alam niyo po ako, mahilig ako mag-stock. Kasi ayokong pag may kailangan is wala akong makita. Kailangan, meron lahat siya palagi. Yan po. So, medyo kumukulo na po ang aking curry. Wait lang po. Wait lang. So, ayan guys. Tapos ko na po siyang pakuluan. So, inalo ko na po siya sa kanina sa pinipirito kong carrots and potato. So, hayaan ulit natin siyang kumulo para magsama po yung lasa nilang dalawa. So, habang pinapakukula naman natin siya, lalagyan ko siya ng narcotics. Si narcotics. Narcotics na beef ang lasa. So, lagyan ko siya ng 2 para mas malasa. Ayan guys. Diba? Hindi siya masyadong magastos. Kasi, pero mahal yung baka kasi. Beep. So,
nagawa ko. Kasi ito, mostly kasi dito, ang paggawa nilang curry, konti lang yung beef niya, mas marami yung potato, yung basang kape. Pwede ka rin kayo maglagay ng talong and kalabasa. Depende sa gusto nyo ilagay na gulay. Pero ako kasi, yan na muna nilagay ko para medyo tipid. Since yung anak ko po nakauwi na, hindi niya po mahintay yung aking niluluto. So, kakain na daw po siya. Ang kanyang kakainin ay nato. Tingnan mo yung ano niya. Oh. Nato daw at saka yung Teddy. Teddy, you eat na baby. You eat na. Oh, sige, kainin niya rin yan. Sige, lapit mo. Ayan. Ayan po siya. Habang hinihintay ko siyang maluto. Next tayo. Gusto na, may iniinit siya. Ah, yung hamburger na naka-freezer. Nakikita niya po. Himala, nagutom siya. Eh, palaging hindi kumakain yan. Malay ko bang kakain siya? Late na siyang, pumasok. Kala ko late din siyang uwi. Bakit ikaw aga uwi? Ah. Nandi hayay na, Nina? Ah, so, dati, deru no, usukata. Mabas siya kasi late na siyang medyo lumabas eh. So, hihintayin muna po natin siyang kumulo. At kung pag kumulo na po siya at saka alam kong medyo naluluto na yung carrots and potato, saka ko po ihakalo yung kanyang parang dami kong tubig ah. Tumasang kaya. Baka hindi lumapot itong aking niya. Palapot. Pero kasi mamaya pag konti naman sa bone niya, naman siya, matutuyuan. Yan po siya habang hindi natin kumukulo siya. Medyo gawin natin ng konti. Yan na po siya. So habang hinihintay po natin siyang lutuin, shot muna po tayo. Cheers muna po. Yung aking favorite na wine. Yan po, ipopromote ko si Francia. Since kumain na po kanina, hindi na po kukain. Ito na lang po mag-pag-tosa po kay Francia. Ang aking favorite wine. Mura lang po yan. Hindi yan kamahalan. And wait lang po natin konti. Tingnan niyo yung alaga ko doon. Kumakain yung kanyang ate. Nakatunga nga siya. What are you doing, Teddy? You, Teddy, what are you doing, baby? Ha? Huh? Your food, oh. Ano ito nag-gohan at siniari, oh. Hindi niya kinakain yung food niya, eh. Oh. Oh, gusto niya. Oh, tut. Ah, tut. Wakata. So, ayan guys. Kumukulo na po siya. So, haluin ko po siyang muli. Ngayon, ihahalo ko na po yung sinasabi ko sa inyo. Nagpapalasa po sa curry. Ayan po. Zepi. So, actually, dalawang klase po yung binili ko. Ito yung tira nung last na nagluto ako last week yata. Itong curry. Pero pag kulang to, may stock pa rin na magbuha ko dyan. Yan po siya. Kaya halo ko po siya. Kaya may nakasulat pa nga, international taste. Ayan po. Taste po ng ano. Kami ano lang po siya, Indiano. Curry. Pero favorite po nila yan. So, ayun po siya. Nalit po na siya.
And then, haluin ko lang po siya na yakit parang matulaw. Ngayon, titingnan ko po pag kulang pa yung kanyang lapot, saka ko na po daragdagan. And then, si almond, naghahalo po ako ng chocolate. Yung chocolate, alam mo si Kamali. Ayan, nahalo ko po siya. Anim na piraso po nito. Anim na piraso rin. Mamaya kakain ko na yan. Ano, natira. Lagi ko na lang ito. Para mas lalo sumarap. Yan po yung almond na yan. Na. Ay, may mali pala siya. Naku. Kala ko yung isang ano. Di bali, mamumuya nila yung mani. Nakahalo. Kala ko yung isang binili ko. Di pala yun. Wala isang binili kong chocolate. May ginagawa siya dati. Nasaan ka na? Pakita ka. Ayun, nakita ko na. May mali. Meron siyang pinas. Di bali, pambasarap. Ito po talaga yung nahalo kong ano. Yung wala siyang buong pinas. Nasa ba, almond naman yun. Ito po, nagkamali akong lagay, pero pwede na rin yun. Yan natin pa nagiging lasa. Sabi ko sa inyo, mahilig ako mag-experiment. Minsan nagkakamali na. Ba, curry with... Ayun, nakita ko na siya. With ano? Nagal ko na siya. Nagkamali ako ng lagay. So, tatanggalin ko na lang yung... si peanuts. Si almond. Uy, maganda. Nakikita naman pala eh. Uy, ayun, nakita ko. Ayan. Si almond po. Si almond, may halo po. Pero lumilitaw naman siya. Nahaluan po siya ng chocolate para, uy, para masarap daw. Sa bagay ng last na nagluto po ako niyan, sarap na sarap sila sa aking luto. Ayan. Patatanaw ko naman siya. So, ilan na ba yung natanggal ko? Apat. So, maghanap ako ng tatlo. Tatlong piraso. Kung hindi ko mahanap, eh, diretso yung kain na lang nila. Kasi kailangan lagyan po tayo ng ganyan. Pampasarap. So, hayaan ko siyang kumulo para lumapot siya. Titikman ko muna po siya kung ang lasa. Masarap po siya. So, pwede ko siyang lagyan ng konting yan, manghang na siya eh. Ayaw nila kasi masyadong ano eh. Manghang. So, palalapotin ko lang po siya. Pabayaan ko muna siyang kumulo. And then, mamaya pakikita ko sa kang anong partner pag kinain mo siya. Yan. Ito kailangan halo ng halo. So guys, katulad ng sinabi ko sa inyo, pag kinakain namin siya, meron kaming kasaway na kinakain na ganito. Lakyo po ang tawag. Parang sibuyas. Ano bang tawag sa atin ito? Parang sibuyas po siya. Kapatid siya ng sibuyas. And then, ito rin po. Yung parang pickles. Pickles na, ayan po, nakalagay pang curry po siya. Partner sa curry. Hindi ko din po alam kung pipino ba to? Ah, parang may halo rin siya pipino. Yan, dalawang yan. Ang sinasabay namin pag kumakain kami yan. Ang curry. Ngayon lang po pagluto niyan. Kaya yung binigyan ko ng ano, sa Japan na aking pinsan, ganyan. At pamangkin, ganyan po klase lang na pagluluto ng curry. Ngayon, at least alam niyo na. Para mailuto niyo na yun na ibigay ko sa inyo. Panghalo sa curry. Kung mahilig po kayo sa curry.
ito, konting halo-halo para lumabnaw po siya. Pero pag na lumabnaw po siya eh, ano siya eh, lumabnaw, lumapot. Lalapot din po siya pag lumabig na siya. So, ganyan lang po. Tingnan po natin konting lumapot siya. Ayun, nag-ano na yung dalawa. Naglalaro na yung dalawa. Ayan yung aking alaga. Oh, patahol-tahol ka pa. Sige. Takbo lang, Teddy. Ayo. Get lang, get. Ganyan po gusto niya kasi nilalaro siya. Dahil wala siyang kalaro maghapon dahil ako'y naglilinis. Ganyan po ang lifestyle namin, Teddy, pag kaming dalawa lang dito. Ngayon, pag may kalaro na siya, ayan, may kalaro siya. Pag ako, tahimik lang po siya. Kasi alam niya, hindi ako nakikipaglaro. Go! So, ayan po, hinihintay pa natin ang aking niloloto. Tingnan niyo, oh. Diba? Lumalapot na siya, oh. Ganyan po ang tsura niya. Sarap siya. Pang tomorrow siya. Since hindi na nahintay ng isa, pang bukas na to. Tiyan mo, dumidikit ka rin sa ilalim pag hindi na halo. Kailangan halo ng halo. Yan po. So wait na lang tayo hanggang mahalo siya. So, ayan po. Done na po siya kasi pag lumamig siya, lalapot naman siya. So, ayan, papatayin ko na. Tumidikit na ilalim niya eh. Kasi lumalapot po siya pag lumamig na. Okay na po yan. Ganyan lang po ang pagluluto ng curry ng Japan. So, yan po yung binuksan kong pickles na kasama namin pag kinakain. At si Lakyo, yung kapatid ng sibuyas. Hindi ko alam po anong ibig sabihin, ang pangalan sa atin. So, ganyan po. And then, after nyan, kailangan ko na mag-prepare ng pang, ano naman po? Kailangan ko mag-prepare ng pambaon naman. So, since hindi ko pa na-marinate, na-marinate ko pa lang yung beef, so ibang yung madaling luto lang ang aking gagawin pang bako. So, isang hamburger po na galing sa freezer na may last na siya. And then, pakipuloan ko lang siya. Bilis lang po yan. Madaling po uli yung aking si Carrie. Ayan. Pero the more na marami po kayo lagay na gulay dito, yung kalabasa, pwede rin pang broccoli, ang talong, at saka ibang klaseng mushroom. Masarap po siya. Nagbuna po yung lalim mo. Kasi hindi ko masyadong nahalo. Ayan, lumalapot na po siya. Oh. Mamaya ko na siya tatakpan. Ito naman sinusunod ko si hamburger kasi kailangan kong gumawa ng pambaon para sa aking bossing. Yan. So, mag-iisip ako kung ano yung ilalagay ko sa pambaon. Kasi, aga pong pasok niya.
6:30, so alis siya dito ng 5 o'clock. Ah, 5:30. So, gabi pa lang po dahil late akong gumising, nagpe-prepare na ako sa gabi. So, habang hinihintay ko pong kumulo yung ano at before ako maghanda ng pambaon, hirap ng trabaho ng maid, ano, lavandera, kusinera, linisera. So, ilang beses na akong puro hugas, puro hugas. Wala naman kasi ibang gagawa. Kaya lang, since malamig ko sa amin, naka-heater yung aming water. Para hindi po manigas ang aming mga kamay. Ayan. Ito yung hindi mo siya masyado madaling yung kinakano ko lang sa beauty. So, kumain yung aking prinsesa, hindi pala lang yun. Doon ang pinikainan niya. Ganyan yan eh. Wala siyang ano. Basta mag-work lang siya. Hindi siya magawa sa bahay. Siya po ay tamad. Ewan po kung naiintindi lang yung sinasabi ko. Kasi nakakaipili siya konti ng Tagalog. Pero siguro hindi niya naiintindihan o bakit hindi niya naiintindihan kaya hindi siya nagaliapan. Diba? Kaya paano gaganda ang kamay mo dito? May tubig. Tapos pag ano palaging bugas. Ayoko naman kasi mag-relapse din. Hindi ko masyadong feel. Hindi ko mapili na yung kamay ng ipan. After ko nitong mag hugas, sinumba na nung isang anak ko yung kinikinan niya sa wakas kumain ko siya. Maghapon hindi siya kumain ng hotel. Pero ngayon, kumain na siya. Nagutin din. Siguro nag-diet siya. Luto mo, may tigabugas ka na kasi wala eh. Magpapasmak ko. Ay, hindi naman ganun kainit ko yung aking pinagutuan. Ganun po. Napakainit mag-ugas. Kasi ayoko may nakatapak nito. Kaya hindi ko gagawin yung bagay. Bawat gawa, ugas. Buti pala sa Pilipinas, ano? Maraming katulong. Hindi pa yung mga kasambahaya, yung mga kapag-kapatid. Or mga kamag-anak. Ito, sariling sikap. Wala kang mga katulong. Ayan ako, kumukulo na sa aking hamburger. Ayan, kumukulo na siya. Tingnan nyo. Kulo na po siya. So, babaliktarin ko lang siya. Baliktarin ko siya para yung ano niya, kabila niya. Kasi galing po siya sa freezer eh. Yan. So, tapusin ko muna yung pag-uhugas ko. Dito muna sa akin pag-asam din. After nyan, tingnan nyo kung gano'ng kabisi ako. After nyan, kailangan ko mag-prepare na morning breakfast. Para kay Kevin kasi. Yan po. Yung hugas-hugas is done. Isang sabon pa. Kasi, parang namantika pa siya. Kaya mabilis po akong tumilos eh, kaya mabilis matapos yun. Ayan. Siguro kung malinig yung panghuhugas, ang hirap po maghugas lalo pag may matita-tita. Kasi malamig nga dito. Pero sabagay ka sa atin pag mamantika, ano malamig lang pinanghuhugas sa Pilipinas. And dito kasi may hot water dyan kasama, so mabilis ang proseso.
hapon. Ayan po guys, pwede na yan. Yung hamburger ko, hamburger na, kaling sa freezer na, minit ko panglagay sa baon. So, gagawa naman ng pang baon at pang morning breakfast. Ayan. So, pag morning breakfast, ganito lang po ang ginagawa ko. Ito po nabibili namin na salad na nahiwa na siya. Sipolyo, carrots, at saka yung kanong puli at yung tawdis pulian na to. So, yan po. And then, babalatak na isang itlog. Yan. A morning breakfast po yan. Diba? Hindi ako nawawalan ng gawain. Kanina pa ako kilos ng kilos. Kasi late hours na ako nag-umpisa. Late hours, din ako manatapos. I-share ko lang po sa inyo kung ano yung lifestyle namin dito. Ganyan po. So, kailangan ko siyang na konti. And then, haluan ko po siya ng tofu. Ito po, tofu. Yung tofu, diba tawag natin ito? Sarap po siya itong tofu na to. Yan. So, ilalagay ko siya dyan. And then, lalagyan ko po siya ng sesame dressing. Masarap po siyang ihalo sa tofu. Yan. After nyan, lagyan ko naman konting asin yung aking itlog. Madal maraming asin. So, itatabi ko muna itong aking natirang salad. So, ito dal na po ito sa pang-morning ano. Tignan niya itsura. Ganyan po siya. Bukas na lalagyan niya uli ng dressing ang salad na ano. Kasi pag nilagyan mo ngayon, mag-tutubig po siya. So, after niyan, muna ito kasi para walang salad. Isasaran wrap ko po siya. Ganyan. Pang-morning po yan, iiwan ko lang din sa baba para bukas. Kahit hindi ako maagang dumising, may pagkain na. May pagkain na siya at meron na siyang baon. So ngayon naman, pati-ride po niya, alayin ko sa ganyan. Sa kanyang bakunan. Ano na aking kala, nag-stop siya ng pusa. So, ganyan karaming rice po niya, lagay ko sa kanyang baunan, and then sa gilid niya, ilalagay ko po itong aking ininit na ready to eat na hamburger. Sorry. Nakalimutan kung ano, naglalagay din po pala ako ng salad niya sa ilalim. Para hindi naman po lahat puro pork. So, ganyan po. Nalagyan ko siya din sa ilalim. Then, nakahiwa ko rin po siya sa gilid ng ibang dressing naman. Tapos na yata yung dressing na goma. So, ito naman po yung goma rin to. Maraming mahilig pa ako sa goma dressing kasi. So, Caesar dressing naman tayo. Yan, masarap din po yan si Caesar dressing. Ayan siya. So, hiniwan ko lang siya si Billy. Kunti lang. And then after nyan, nalagay ko na po yung hamburger. Dito. Parang maganda-ganda naman kanyang presentation. Yan.
And then, after po niyan, kasi tinatamad ako magprito ng itlog. Yung nilagang itlog uli ang nilalagay ko. Minsan kasi, pagod na ako eh. Ito na lang nilagang itlog. Itlog sa umaga, itlog sa tanga. So guys, ayan yung continuation, yung itlog na ilalagay ko sa baon. Itlog sa umaga, itlog sa tanghali. Pero maganda rin naman daw sa health ang itlog. Nagamit nga po ito pang diet. So, imbis na piniritong itlog po, sana ihahalo kong combination ng hamburger. Ito na lang uling itlog na nilaga. Esensya na siya. Kasi pagod na ako eh. So, ganyan po siya. And then, lalagyan po ng konting asin. Konti lang po. Ayan, table salt na ginagamit namin. Table salt. Then, after po niyan, lalagyan ko po siya ng itong parang dessert niya na yan eh. Bukod po sa saging. Ito po, beans siya na malalaki. Na medyo manamis na miss siya. Ganyan po kasi dito mag-prepare sa ano eh. Maraming ka-artihan. Dapat iba-iba nga yun. Nakalagay mo dyan na ano eh. Na ulam. Ang dami po ka-ek-ekan dito. Hindi katulad sa atin pag adobo, adobo lang. Ito, gagandahan mo yung presentation. Pwede dikit ko na lang siya dyan. And then, ito po is ang bawang na may miso. So, igigilid ko na lang siya. Pampalakas daw yan. Nialagyan ko siya ng 3 piraso. Everyday. Para pampalakas din ng resistensya. Panlaban kay Corona. So, since nailagay ko na po yung mga dapat ko ilagay. And then, ito po purikake. Ang tawag sa amin. Yung ibinubudbud po sa ibabaw ng rice. So, pandagdag ulam din po siya. May halo po siyang nori at saka isda ang pagkakagawa nito. And saka yung goma nga po. Yung ano. So, ganyan po ang kalalabasan niyan. Yan, patingin ko sa inyo. Yan. Yan po ang kanyang magiging baon at yan ang kanyang almusal. Pero, kakain pa rin po yan ng rice bukas. Siya na maghahanda nun. Diba? Ganyan po. Hamburger, itlog, and sa ilalim niya yung salad, yung panghimagas na may itong mami, ang tawag ba ito? Nakakalimot naman ng ano? Nakakalimot ako sa Tagalog. Para ako nabubuyoy na sa Tagalog. So, after niyan, lalagyan ko po siya ng isang lagyan ko po siya ng isang meat can na pang dessert at ng saging. Yan, partner po yan sa ano niya. Sa kanyang ulam. Ulam sa kanyang baon. Talaga pinaghahanda ko siya palagi niyan. So, ganyan po. So, yan yung baon niya. Plus, meron pa po yan. Kala nyo. Ano yan, marami siyang kailangan palagi siyang may KitKat chocolate. Nialigyan ko rin siya 2 piraso. Yan po. So, ganyan po ako gumawa ng kanyang baon, agahan, at bahala na siya sa rice niya tomorrow. And bukas ng hapon, pag uwi niya bukas ng gabi, meron na siyang curry. And, yung miso siya niluto niya, meron pa rin po, hindi na ako magluluto. Tingnan niyo yung aking curry, di ba? Lumapot na po. Diba, masyado akong busy, at kita niyo, hindi pa yung tapos kasi maglalaba pa ako bukas. Tapos magbabacume naman ako sa taas. Siya. Sarap po siya. Mamaya ko na siya ulit tatakpan. So, lilinisin ko muna aking mga kalat dito. Hirap maging ano?
nanay. Masarap maging dalaga. Diba nakita nyo guys, ang dami kong ginagawa sa loob ng isang araw, pero late na ako nag-umpisa. So guys, ayan, natapos ko na po yung gawain ko. Nag-start po ako ng 4 o'clock, pero marami akong nagawa. And since naman time for myself kailangan, cheers muna po tayo sa iniinig po kanina. Itong wine. Ito na po libangan ko eh. Minsan-minsan lang naman po, hindi naman po everyday. White wine po siya. Pampainit po sa malamig na panahon dito sa amin. Kasi hanggang ngayon, maginaw pa rin siya. Siguro medyo... Pero March po, may tendency po rin siyang baka mag-snow. Pero dito kasi sa lugar namin, part ng Chiba, hindi po siya masyado nag-snow. Part po ng mga Hokkaido, yun, grabe po ang kanyang snow. So nakita niyo naman po kung gaano ka-busy dito ang aming lifestyle. Mamaya ha, maglalaro tayo, Teddy, ha? Mamaya, kita nyo ka, ayos ko lang po ng aking sopa. Tingnan naman nyo ang ginawa niya. O, gusto niya himas-himas. O, himas-himas-himas-himas. Himas-himas-himas. Wawa naman ang baby ko. Mamaya, later nga. Later. Tingnan nyo, oh. Makulit po yan eh. Sunod na sunod eh. Tama. Oswari, Oswari. Oswari, Oswari. Sit down. Oswari, Oswari. Wala akong hawak na pagkain, kaya yung niya umupo eh. Gusto niya puro masahe, masahe, masahe. Ayan po ang aming stove. Kasi malamig pa dito. Magastos po dito. Ano ba yan? Ang mukhang inangat-ngat. Tamo oh, nangungulit, nangungulit. Iwanan na kita uli dyan. Pahala ka sa buhay mo. Babalik ako sa aking pwesto. Hindi ko pa tapos ang aking wine. Ayan po yung pinupulutan ko. Oh. Yung maning niluto ko, medyo makunat nga lang. At aking gyos ang kinakain. Tapos susunod naman siya dito. Oh. Kasi naghahanap siya ng pagkain din. So guys, ayan, nakapag-refresh na rin po ako. Malapit ka na rin po maubos ang aking iniinom. Pero andito pa rin po, still dilat pa rin. Kasi mamaya magsasaing pa ako. Alam niyo, tapos na yung gawain ko, hindi pa po. Saing pa ako. Ayun yung mga senyorita ko. Nagpapahinga. Ang aking senyorito, si Teddy. You want to drink wine, Teddy? Parang ginaw na ginaw ka dyan. Ha? Nandito po siya, oh. Dapat ang aso hindi ginawin. Nakatapat pa sa heater namin. Hindi ka nahihinitan, Teddy? Ha? Pero, oh, sana dapat na sleep mo. 10 o'clock, eh. Dito sa amin kasi 10:20 na po. Dapat oras na sleep niya, eh. Pero okay lang kasi bukas late ko siyang gigisingan. Dahil maagang papasok ang kanyang daddy. Late akong magigising para paihihin siya. Magtiis siya kasi ayaw niya pong umihi sa kanyang house. Maarte po ito eh. So, ayan po, kala ko tama na yung sinaing ko. Nasarapan yung alaga ko pag uwi niya late hours na kumain po siya ng aking curry. Nabawasan po ang kare. So, ang aking rice, kulang yan kasi pang morning niya, kakain pa siya. So, need ko pong magsaing uli. Kala ko wala na akong gagawin. Diba? Ang hirap po ng aking buhay. Lahat ako na lang. Ako na lang. Puro na lang ako. Alam mo na ako nang gagawin eh. Pero kailangan ko pala magsaing. Tapos may hugasan na naman ako. Ano ba yan? So, ang aming pagluluto dito is tina-timer lang po namin ang aming bigas kung hanggang bukas. Bukas po siya. Siguro timer ko siya ng 4:30. So, nilipasan ko lang yung aking rice cooker para makapagluto ng kanin. Sabi ko sa inyo, hindi ako nawawalan ng trabaho dito sa bahay. Kaya mas gusto ko na po nagtatrabaho ako. Kasi pag wala kang trabaho, lahat obligasyon mo. Dahil nakakahiya naman sa kanila.
Pero pag nagtatrabaho ka, medyo may exempted yung gawain mo. Ika nga, kasi may higiya po sila. So, ito po, maglalagay ako ng ating bigas. Kasi madapat po isaing. Para sila ay masiyahan. Apat. Kasi alam niyo po, pag ako'y nagluluto ng kare, mabili po sa kanila. Dalawa lang silang kumakain yung aking prinsesa at itong si Kevin. Ako naman, hindi ako ganun kahilig sa kare. So, alam niyo rin po ang procedure ng aming pagluluto, pagsasaing at paghuhugas ng bigas. Ganito po siya. Ito po kailangan, lalamasin mo ng husto yung ano, yung bigas hanggang hindi pumuti yung kulay ng paghuhugas. Maksaya po sila sa tubig. So ayan po, itatapon ko muna. Iba po sa atin, sa atin konting hugas lang, okay na. Dito po hindi, kailangan ilang beses po talaga siya, ilang beses po siyang ano, huhugasan hanggang luminom ang kanyang ano, ang kanyang tubig. Then po, sa medyo tinatamad na nga ako eh. So, okay na yung ano, konting ano siguro kasi kaya ano ko po naman siya. Ita-timer ko naman po siya. So, ganyan po. So, hugasan ko po siya ng mga 3 times pa. So, medyo nakainom na kasi ako. Kailangan matandaan po kung ilan ang nilagay ko sa kanya. Ilang takal. Kasi po, pag nakakainom ka na, wala, nakakalimutan mo na. Ayan. Sabi sa inyo, mag-assist kami sa tubig sa paghuhugas ng bigas. Eh, so, ayan guys. Nahugasan ko na siya. So, nagsala ko ng 4 cups. Pero, dinagdagan ko siya ng kalahati. Kasi, ayan po yung 4 eh. Dinagdagan ko siya ng kalahating tubig. So, pinanasan ko na rin po yung mga gilid-gilid ng aking rice cooker. And then, isasalang ko na po siya. And then, the timer ko po siya. Kasi ganito, no? Ito po timer yan eh. So, kung gusto mong 4:30, 4:30 siya mag-ano. Anong oras kaya siya gigising? Pero siguro tama na siguro yung 4:30. And then, ito po yung pipindutin uli. Para, ano, pumunta po sa timer yung oras. Ayan. Ganyan po sa amin. So, maluluto po siya ng 4:30 ng madaling araw. So guys, maraming salamat po sa panonood sa aking vlog. And don't forget to subscribe and click below. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kita kits. Thank you. This is Kelly. Kelly Vlogs. See you.